Nagsiabi kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon buong sandaigdigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kaniyang ngalan. Ipahayag ang kaniyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon buong sandaigdigan. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo, naway sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong na papatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at panubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagalob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Nang bata pa ang Israel, siya'y aking minahal na parang tunay na anak. At inilabas ko siya sa Ehipto. Ngunit habang siya'y tinatawag ko, lalo naman siyang lumalayo. Lagi na lamang siyang naghahandog sa mga Diyos-Diyosan at nagsusunog ng kamay niyang sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Ako ang nagturo kay Ephraim na lumakad. Kinalong ko siya, subalit hindi nila alam na ako ang nangangalaga sa kanila. Pinatnubayan ko sila ng buong pagmamalasakit at pagmamahal. Ang katulad ko'y isang nag-aalis ng busal sa kanilang bibig. At yumuko ako upang sila'y mapakain. Nagtatalo ang loob ko at nananaig sa aking puso ang malasakit at awa. Hindi ko ipadarama ang bigat ng aking poot. Hindi ko na muling sisirain ang Ephraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Ang banal na nasa kalagitnaan ninyo, at hindi ako naparito upang magwasa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kami yung iligtas at tanglawan ng iyong sinag. Poon kami iyong iligtas at tanglawan ng iyong sinag. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Poon kami iyong iligtas at tanglawan ng iyong sinag. Ikaw'y manumbalik, o Diyos na dakila.
pagmasdan mo kami mula sa itaas. At ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana. Ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagumot, iyong pinalakas. Poon, kami iyong iligtas at tanglawan ng iyong sinag. Magsitayo po ang lahat. Ang Diyos ay magkahalina, talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit na maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit, at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit na panyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saan mang bayan o nayon kayo dumating, umanap kayo ng taong karapat dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok ng inyong mga paa. Sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga Sodoma at taga Gomora." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Konting background po, no, para sa mga nakapagsimba kahapon o at least, no, mapaalalahanan ng mga tao, ang ating pong ebanghelyo kahapon ipinakilala na sa atin o ipinakilala ni Jesus ang 12 alagad, no, inisa-isa pinangalanan na ni Jesus, maging yung magkakanulo kay Jesus ay may pangalan din. Ngayon naman, narinig natin na sila po ay inuutusan na ni Jesus. Sabi nga po, humayo kayo at ipangaral ninyo ang
na malapit nang maghari ang Diyos. At inisa-isa na ni Jesus kung ano ang mga dapat at hindi dapat gawin. So para bang, di ba, kung sa mga nag-apply po o mga nagtatrabaho dito, di ba, bago ka magsimula ng trabaho, meron pa tayong tinatawag na orientation. Ilalatag sa iyo yung mga dapat o mga bawal na dapat mong inaasahan sa iyo. At dito, nais ko kayong anyayahan, no, na mapagnilayan natin itong, bagamat no, maraming instructions sa Jesus, pero isa ito sa katangian na dapat tinataglay ng isang alagad. Lahat naman po tayo alagad. Magkakaiba lang tayo ng misyon at responsibilidad. Pero lahat tayo ay binigyan at binibigyan ng mga paalala ni Jesus kung ano ang dapat nating gawin. At ang susi ng, no, ng kumbaga maayos na pamumuhay ay sa kung paano nga natin sinusunod yung mga sinasabi ni Jesus. Mahirap po yung ang isang tao na kapag nagtatrabaho, walang kapasidad makinig at sumunod. Kaya kung balikan natin ulit, sino yung 12 alagad na pinili ni Jesus? Karamihan dito, mangingisda. Mayroong mga hindi nakapag-aral, mayroon naman mga marunong. Pero ang tinitingnan ni Jesus sa kanyang pagpili ay kung sila ba ay may kakayahan at kapasidad makinig at sumunod. Dahil no, lahat naman ng ginagawa ni Jesus sa kanyang mga alagad ay kumbaga training o formation. Malapit, konting panahon lang ang ilalagi ni Jesus nakapiling ang mga alagad kung kaya, no, kumbaga, puspusan na yung pagtuturo ni Jesus dahil isang araw, itong mga alagad na ito, sila naman ang magtuturo. Mahirap po kapag iginigiit natin yung sarili nating galing. Yung bang matalino naman ako, bakit mo ko bibigyan pa ng instruction? Kaya ko na yan gawin. Hindi naman ito tungkol doon eh. No? Hindi ito tungkol sa talento mo, sa galing mo, sa husay mo. Pinag-uusapan dito kung ikaw ba marunong sumunod sa instructions. Kasi kung merong hindi, gagawa ng kanyang sariling diskarte, doon nagkakaproblema sa samahan, sa trabaho. Yung tawag nga natin dyan, kapag marami yung pabida, eh wala talagang mangyayari. Magkakagulo lang tayo. Kaya kung ikaw ay isang empleyado, malaking bagay yung marunong kang sumunod sa boss mo. Marunong kang sumunod sa nakatataas sa iyo. Kasi kung magmamarunong ka pa sa boss mo, eh, ang tawag dyan, attitude problem. Kaya nga, kahit ngayon, no, sa atin, sa buhay-buhay natin, bakit ka nagkakaproblema? Tingnan mo yung aspeto na baka kasi meron kang hindi sinusunod eh. Kasi hindi ka naman pababayaan ng Diyos. Pag sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag na kayong magdadala ng lukbutan, pera, supot. Kasi ibig sabihin, ang Diyos ang bahala sa iyo. Ganon din ngayon, no? Sana po mas makuha natin yung aral na ibinibigay nito. Hindi sa mamumuhay tayo sa kahirapan habang ginagawa natin ang misyon natin, kundi tayo po ay tinuturuan
paano magtiwala sa Diyos. At may papakita natin yan sa ating pagsunod sa mga bagay na dapat at hindi dapat gawin ng isang alagad. Amen? Magsitayo po ang lahat. Tayo ay kabahagi sa walang hanggang plano ng Diyos. Pinili ni Kristo ang bawat isa sa atin sa dahilang tanging siya lamang ang nakababatid. Itaas natin ang ating mga panalangin sa Diyos na siyang nangangalaga sa atin. Ang ating pong itutugon, mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Ang simbahan naway patuloy na mag-anyaya at magsugo ng marami pang misyonero upang ipahayag ang kaligtasan ng Diyos. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Ang mga taong nalilito o kulang sa paggalang sa sarili, naway maunawaan ang plano ng Diyos para sa kanila. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Yaong mga tumatanggi sa mga tagapagpadala ng mensahe ng Diyos at sa katotohanang kanilang taglay, naway makadama ng habag ng Diyos, manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Yaong may malubhang karamdaman, naway tanggapin ng bukas loob ang sakramento ng pagpapagaling at pakikipagkasundo, manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Ang mga tapat na namayapa, naway makapiling ni Kristo sa huling hantungan ng kalwalhatian ng kanyang paghahari, manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Nadagat tinapay lasa ating ani sa lupain ng Diyos nating mahal na siya na rin nagdulot na tayo'y may Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod.
Sa iyong pag-iliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, minaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ibagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ng Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang, ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas.
Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Magsiupo muna ang lahat at makinig ng mabuti.